tayo ng isang commercial para sa Payaman homemade sauce. Luckily, naabot natin yung mga specific goals na sabihin na lang natin mini goals na sinet ko para sa video na yun. But I guess that wasn't enough para ma-notice ni Boss King. And also, ako nagtataka kung kilala ba ako ni Boss King na ako yung gumawa ng video na yun. At so, since parang hindi, eh hindi tayo titigil hanggat hindi nila tayo napapansin. So then, napag-deciden ko naman na gumawa ng commercial para sa V-Line. At ito yun. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Sa kasalukuyan, what's up Martians? Welcome back to another epic commercial. Na this time ay para sa V-Line. Pero bago ang lahat, bago ko ikwento yung naging experience ko sa commercial na to, dapat dalhin ko muna kayo sa napakaikling BTS shoot ng mismong commercial na to. Let's go! So currently behind the BTS of this V-Line commercial, I'm currently just doing this inside my room with a TV, a softbox, a ring light na binigay sa akin ni Amber G. Shoutout kay Amber G. Tsaka tong camera na to kay Amber G. Maraming salamat sa'yo. Hindi ko rin magagawa ng maayos tong story na to, tong vlog na to, hindi dahil sa pagpapahiram mo sa akin ng camera. And yes, ito tayo ngayon. Shoot tayo ng V-Line commercial. Unahin natin yung packaging as usual. Okay, so after lang tests ng pag-green screen, ang number one mistake kung bakit nakikita yung mga marks, yung mga halimbawa yan, yung ganyan, yung umiikot sa ilalim, is hindi iniilawan maigi. And in my case naman, hindi naman ako medyo masyadong problema dahil may dalawang ilaw ako. Meron pa ako isa, hindi ko pa natatry. Pero we're still down to testing, hopefully maganda yung kalabasan nito. At kung sakaling napakita ko sa inyo itong part na to sa vlog, ibig sabihin ito yung first second ng V-Line commercial. Okay, so guys, mag-unbox muna tayo saglit. Kasi nag-shoot ako and hindi ko pa ina-unbox. So, na-unbox. Natanggal yung wrapper na plastic. So, ngayon tinanggal ko. But we're gonna open it up for the first time. And sabi nila, nandito raw yung, sabi dun sa Lazada, doon yung pirma ng Team Payaman. So, I'm kinda fanboying right now. Just a little. So, yan mga sis, may kita ninyo. Pag-boss nyo. Amoy. May bubble gum. Okay, so successfully natin nagawa yung first part. Ngayon dito tayo sa second part. Kung saan, video natin individually yung bawat flavors. Ata, I think. Ano ba tawag dun? Bawat tin? Ano tawag dun? Flavors? Bawat flavors? Okay, so currently ngayon, Martians, we're on day 2 ng shoot. At nakapag-shoot na tayo ng ibang angles para sa pinaka-run na to. Hindi ko alam kung maganda ba yung kinalabasan, pero this is probably the girliest moment of my life. Sinililinis ko yung bote isa-isa, tapos pati yung pinaka-yan, nilinis ko. Ayun, may mga cotton buds pa, tapos nag-try ako ng smudge test. Tapos, yun, ito yung set natin ngayon. Hopefully, maganda ang kalabasan itong lahat. Okay, let's test it out! So Martians, sa napansin nyo naman, yung experience ko dito sa mismong sequence na to is kakaiba. Dahil first of all, pinasok ko tong project na to nang walang ginawang, wala akong ginawang shotlist. Hindi ko pinlano lahat. So specifically, medyo pabara-bara ako sa paggawa nito. Pero finocus ko yung pinaka-first frame. Yun yung una kong na-imagine na hindi ko pinalampas na ginawa ko. And then, you know, it took me like 2 days para gawin to. Hopefully, sana nagustuhan nyo lahat. Yun lang naman. Breaking down a couple of shots from this B-roll sequence. After the first shot is yung second shot natin, which is yung nagsasalubong lahat ng flavors ng tint. Tama ba flavors? Hindi ako sure. Comment down below kung flavors ba ang tawag dun. Kasi ang alam ko lang na flavors, flavors pan. Okay ba yan?
But honestly, Martians, ang ginawa ko dun is dalawa siyang type ng shot. Static lang siya. Na nilagay ko yung first 5 and then kinuhanan ko siya in 4K. And then, I took the next batch or the next, you know, yung next 5 types of flavors. I shot them again in 4K. And then in post, ang ginawa ko is nag-zoom in ako, nag-scale in ako. Tapos, in-adjust ko yung position. Nag-keyframe ako from right to left at yung baba from left to right. If I remember that correctly. Yung third shot, as nakita nyo naman sa BTS natin kanina, is isa-isa ko siyang binuksan, although dapat talaga may model yun. Kaya V, kung pinapanood mo to at gusto mong maging model nun, willing ako mag-shoot ulit for free kung mapapanood mo to. So after that, ending that commercial with a couple of dolly ins and outs, I made sure na dapat ma-videohan ko yung bawat flavor na meron siya, which is yung shot bago yung final na lahat sila nakalagay. Yung parang, yun, ending na. Kita sila lahat. But to be honest, I made that first opening sequence dito lang sa tapat ng monitor ko. Gumamit ako ng green screen, which is hindi ko alam na IPS palang sikreto para magkaroon ng maayos na green screen. Pulang ko lang ang gamit ko. Wala akong slider, wala akong macro lens. So, ang ginamit ko lang po sa B-roll sequence na to is yung camera ni Amber G. Shoutout sa'yo, Amber G. At maraming salamat sa pagpapayaram sa akin ng camera na to at isusoli ko na to. Dahil napeperwisyon natin siya, hindi siya makapag-upload. Pero dahil sa kit lens na to, nagawa natin ng maayos yung commercial na yun. Masasabi ko lang, Martians, no? Just to give you guys a word of advice coming from me, always remember that when you're creating something like this, syempre yung nasarat gumawa kayo ng storyboard. Pangalawa, huwag kayong ma-down kung kulang yung gear nyo. Just a piece of advice, ako na-down ako actually. Or medyo feeling ko na frustrate ako kasi may hindrance towards making that commercial dahil nga limited ang resources ko. Kayo, be happy with what you have. Maximize with what you have. I made that specific commercial with just this. Itong camera na to. Kit lens pa ang gamit ko. A great man once told me, you know, si Ryan. Ryan Odenshal, shoutout sa'yo kung napanood mo to. Dahil matuwa daw ako sa kung anong nagagawa ko with what I have. Which is, na-realize ko lately na totoo. Kaya kung anong meron kayo, dapat matuwa rin kayo. Kasi not everybody has a camera, hindi lahat. Yung iba smartphone lang, pero ang galing. I honestly admit, magaling sila. What if bigyan mo pa kaya ng camera? I'm passing this on to you guys as a creator. Not by just learning from this commercial, from what I do, but also from, you know, creating. Because the main goal of this channel is to create, to inspire. Although, honestly, also, kaya ako napagawa ng ganito commercial is dahil feeling ko hindi ako kilala ni Boss King. Kaya yun, narealize ko ba't kaya hindi ako gumawa ng villain commercial para mas mapansin pa tayo ulit. And alam ko mapapansin tayo. And I know some of my friends support me at maraming salamat sa inyo sa pag-uplift nyo sa akin, sa pagbigay nyo sa akin ng courage na gumawa ng commercial kahit na limited talaga yung resources ko. Yung talagang ang i-stress ko dito sa vlog na to dahil what I have is what I have. Kaya kayo, Martians, huwag kayong titigil sa pag-create. Kahit may phone ka, kung gusto mo talagang gumawa ng film, gumawa ka. Kung may camera ka, kung gusto mo maging food photographer, gumawa ka. Kung gusto mong maging katulad ni Austin Paul or sino mang creator, gumawa ka. Walang ibang makakapigil sa passion mo kundi ikaw lang. O nga pala, hindi to motivational vlog. So, yung motivational vlog na kay John Santana yun, kaya punta kayo sa channel niya kasi may giveaway nga rin pala siya na camera. Which is, that's a good opportunity to you guys. Diba? Maano nyo naman, manalo kayo rin ng camera. At syempre, I would like to send out a message kay V. Sana mapanood mo to. And I know you're going to be reacting or commenting to this video. Isisend ko yung pinaka-output once na siguro mag-comment siya dito or mag-PM sa akin, sino man, yun. I'll try to reach out sa V-line. Kaya, yun. Yun lang naman. At syempre, kung out of this world ka, huwag na huwag mo rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to ring the notification bell kung gusto mo maging updated sa mga susunod natin na videos or vlogs. Hopefully, vlog na ang susunod. Shoutout nga pala kay Chairman, no? Congratulations sa'yo dahil nandiyan ka na sa Team Payaman North. Parang kailan lang, 500 subs ka pa lang, ngayon nasa 70k ka na, so yun. And also shoutout kay Nut, kung napapanood mo man to, seryoso mag-upload ka na. Peace! Before I'm doing